Biggest regret in life. Okay, how many kids do you want to have in the future? Gusto mo yakapin yung jowa mo everyday? Hindi. Kasi may mga pa-good days, may mga slow days, may bad trip ka lang na days. Pero kung babalikan mo yung mga pinagsamahan nyo, ito yung isa yun ng partner mo, yung mga gabi na pinatawad ka niya. Yes, sir! Nandito na ako kayo sa aming YouTube channel. Ang Meet Joe Vlogs, kung saan kayo at kami ang Bida. Let's go! Go! Excited ako sa vlog na to kasi lahat ng girls, for sure, marami tayong mga gusto pang itanong na mga questions sa mga boyfriend natin. So, this time, ang content namin ay questions I've never asked my boyfriend! Yay! Excited ka ba? Hindi. Wala lang. Okay, sige, game. Hindi ka ba excited? Lanes. Game! I-guess muna na natin. Tumisili pa siya. Okay, question number one. Okay, game. Okay, where do you see yourself 5 years from now? So, alam ka yan, 28, 1, 2, 32, 33. Oh, no! 5 years from now, anong nakikita mo? 5 years from now, hirap ba? Pero maganda, di ba? 5 years from now, siguro, nakikita ko yung sarili kong more content compared sa ngayon. Compared as we speak tonight. Mas contento ako sa buhay ko 5 years from now. Anong hinahanap mo na, anong kulang for that content? Wala namang kulang, pero marami kasi akong hinahabol. Let's go. Salamat sa lahat na nakamit natin. Pero syempre, marami pa akong gusto para sa buhay ko, sa magiging buhay, sa magiging pamilya. Siguro by then, may pamilya na, diba? May anak na. So, kahit pa paano, isa na yun sa mga goals mo na uyo. So, alam mo yun, kahit pa paano, medyo contento ka na siguro. A little lesser na yung hinahabol mo. Pero hindi natin alam. Baka magulo pa rin ako. Pero sige, to answer you straight, 5 years from now, siguro, isa na akong magiging... Ang sigurado ako doon, ha? Sigurado ako, isa akong masayang tatay. 5 years from now. Diba? Isa na akong masayang airpot na ako doon. Tatay na? Isang anak. Anak mo? Dapat pala kompleto. Oo, kulang eh. Ah, okay. Ang sumagot pero ang kulang. Ah, sige. Okay, sige, check. Number 2. Ito, gusto ko tong tanong na to. Medyo mahirapan siya dito. Baka mamaya medyo sabunutan niya ako sa tanong ko na to. Sinong pinaka-idol mo? Yung mentor mo? Sa team mentor mo? Isa lang ha? Sinong pinaka eh? Di pwede may 1, 2, 3. Mentor ko, my own mistakes. Aww. Alam mo naman ako, di ba? Ako yung tao na hindi ko pinapalagpas, hindi ako pumapayag na may what if sa buhay ko. So, ginagawa ko talaga yung mga bagay-bagay, whatever it takes. Kumbaga, kahit na alam ko mag-fail ako dun, kahit na alam ko magkakamali, kahit na alam ko masasaktan ako, ginagawa ko yung mga bagay-bagay na yun. Kailala mo naman siguro ko. Ang maraming mentor sa buhay ko, sila Derek Lester, mga kaibigan ko, sila Gerald, sila Daniel. Ang dami ko natututunan dyan sa mga successful na tao yan. Sobra. Kumbaga, bawat parte ng buhay ko, ang laki ng tulong nila sa akin. Diba? Kailala mo naman yung mga pinapakita ko. Tatlong tao na yun, isa yun sa mga taong pinapakita ko. Pero at the end of the day, pag matutulog ako, nagre-reflect talaga ako dun sa mga maling nagawa ko, yung sa mga nasaktan ako. Dun sa mga nakasakit ako. So, yun pa rin yung talagang mentor ko eh. Doon ko kayo nakuha yung mga bawat natututunan ko. Yes. Medyo seryoso itong vlog na to. Oo nga eh. Ano ba yan? Sige na nga. Next, biggest regret in life? Regret? Wala eh. Okay. Kasi nga, ayaw mo nung hindi gagawin. Ayaw ko nung hindi ko nagagawa. Okay, next. Kung may babaguhin ka or aalisin ka sa part ng buhay mo, ano yun? Wala. Kasi gusto ko kung nasan ako ngayon, kung sino katabi ko, kung anong estado ko ngayon. So, lahat yun, hinatid ako dito. Okay, next. What makes you feel the most loved? Pag na-appreciate yung mga bagay-bagay na ginagawa ko. And I'm appreciative. Kasi, ano eh, paano ba? Di ba friendly akong tao? So, pag na-appreciate ng mga tao yung mga little gestures ko, dun. Ang feeling ko, mahal na nila agad ako pag agad. Yes. Importante naman yan. Kahit maliliit na bagay man yan.
Okay, next. What makes you mad? Pag binabastos, pag sinasaktan, yung mga taong mahal ko na nasa paligid. Kahit na minsan hindi pa nafe-feel violated yung mga tao sa paligid ko. At feeling ko, they're being violated. Oh, you don't. Yeah. Sobra. Ako na yung nagtuturo dun sa mga kasama ko. Uy, ginagagawa niya, no? Uy, ginagawa niya ako ng bahala. Ako na yung bahala. May mga nakikita siya na minsan hindi namin nakikita. What? Okay, next. What made you fall in love with me? Aww. Siguro yung ano, syempre nung una crush pa lang kita eh. Nung una natin nakita. Hindi, pero syempre bilang ikaw yung pinakamatagal ko na naging karelasyon ngayon. Siguro kung ba't pa rin tayo nagsistay sa isa't isa dahil din doon sa mga pinagdaanan natin. Alam mo yun, yung mga pinagsamahan natin, hirap at ginhawa, mga lahat. Nasubukan na natin yung isa't isa eh. Tsaka lalong-lalo na yung tiwala mo sa mga sinasabi. Tiwala mo. Oh, ano mo sa akin eh. Yung tiwala mo. Hindi yung tiwala na ano ah, na hindi loko-loko o ganyan. Mas malalim dun. Kasi pambata yun para sa akin. Yung tiwala na ano eh. Yung tiwala na pag sinasabi ko sa'yo, someday magkakaroon ng ganito, someday ganyan. Para sa future natin, naniniwala ka. At kahit papano naman, siguro, na kahit papano naman, tinatahak natin yung yeah, ano yan, diba? Umaga yung mga pinag-uusapan natin. Ano? Yeah, yung mga pinag-uusapan kasi namin, ginagawa natin. Oo, nangyayari kahit pa paano. So, pinaplano, tapos ginagawa. Yes. Next, which of your accomplishments are you most proud of? Accomplishment? Siyempre, ang dami na rin nun. Kumbaga sabi ni RJ, di ba? Huwag mong tingnan na maliliit yung mga bagay-bagay, pero... Huh? Ako? Ako yung personal accomplishment ko. Kasi yung mga, halimbawa, may bago kang kotse, nakalipat ka sa mas malaking bahay. Ano yan eh? Next year or a year or two, final accomplishment sa'yo eh. Kasi may mas malaki ka ng bahay, di ba? May mas bago ka ng kotse. So, hindi ko siya matawag na accomplishment eh. Siguro for me, yung accomplishment, ito, pakinggan nyo to. For me, yung accomplishment, hindi na ako nasasaktan masyado or ganon sa opinion ng ibang tao. Yes, wala na ako masyadong pakialam sa kanila. So, halimbawa, marami sinasabi sa ibang tao, o kaya kahit kapamilya mo pa yan, kahit na kaibigan mo, akala mo napakatalik mong kaibigan, kaya dating kasama mo ko sa kalokohan, di ba? May masasabi at may masasabi sa yan eh. Ngayon, dati masyado pa akong nasasaktan, or masyado ko pa na-explain yung sarili ko nung mga bata-bata pa ako ngayon, wala na akong pakialam. At feeling ko yun yung accomplishment ko sa buhay ko, personal accomplishment. Mahirap na. At saka kilala ko siya eh, so... For me, accomplishment na yun dahil very conscious siya sa mga sa paligid eh. Anong sabihin, anong iniisip, ganyan. So, talaga. Sobrang wala na. Pero pag pinipilit niyo ako magkaroon pa kayo, mahala kayo. Okay, what makes you jealous? Jealous. Yan, kaya yan sa ano ko na, na-overcome ko yung jealousy. Kasi para sa akin ah, kahit sa ang parte mo tignan yun, hindi siya form of love eh, yung jealousy. Form of insecurity. Form of being unsure sa sarili mo. Diba? Parang hindi ka at peace with yourself. Eh. Parang problema mo yun sa sarili mo, yung insecurity mo yun eh. Diba? Kung happy ka sa sarili mo, pagising mo pa lang sa umaga, wala kang mararamdamang any form of jealousy. Alam mo. Wala naman ginagawa yung partner mo. Wala ka talagang oo, hindi. Tsaka halimbawa, kung solved ka na ginagawa mo yung lahat para sa sarili mo, para sa mga mahal mo sa buhay, wala. Yeah. Okay, next. What's your favorite thing that I do for you? Pinagluluto mo ako siguro kahit hindi ka marunong magluto. Wow! Ay, hindi! Pag inaaral mo yung mga ano, pag sige, halimbawa, kung sinigang, hindi ka marunong umpisa, di ba? Pero inaaral mo. Sa sinigang. Kung baga na nakilala ko si Bianca kasi hindi... Grabe yung ulan, no? Naririnig, di ba? So later on, nilipat na kami sa mas malaking bahay na hindi na naririnig yung ulan. Yung next goal namin. So hindi na accomplishment to. O, di ba? Wow! Hindi diba? So yun yung gusto mo. Hindi. Ito yun. Ang nagugustuhan ko sa'yo is, kahit hindi mo naiintindihan, kahit hindi mo alam yung sinasabi mo minsan, iniintindi mo at inaalam mo yung mga pagbibagay. Gets mo? Kumbaga, nakikita ko naman nag-e-effort ka. Kaya gusto ko rin. Yun. Gusto Syempre. Gusto naman natin matuto. Oh. Okay. So, kung may aalisin ka sa akin, ano yun? At bakit? Anong part? Ang ugali ba? Or sa face? Or sa whatever? Kung may aalisin ka, ano yun? Yung worries. Hindi ka ma-worry sa ibang bagay. Pero pagdating, pag magkaiwalay tayo, nag-worry. Nag-worry? Hindi wala.
Kaya ngayon yung alisin mo. So, paano mo wala yung worries? Hindi ko alam. Alisin. Ba't ako ba? Hindi ko gustong alisin. Paano? Sige, makaka-yeser. Paano mo mawala ang worries? Pag inalis diba? Mo sa sarili mo. Ang worry, sa sarili mo talaga, hindi ka talaga mag-worry. Pero kung yung partner mo ay ka-worry-worry yung mga pinagagawa, mag-worry ka talaga. Kailan? Ay, tanongin kita. Sige, tanongin mo. Walang ganun. Sige. Walang ganun. O, ba't dumawala ka sa paan mo, camera? Naman, yung mga, di ba si Pinocchio, mahaba yung medyo mahaba. Ano ba tawag dyan? Ano ba yun? Sabi ko questions I've never asked my boyfriend. Dapat honest ka. Oh, honest naman ako ah. Okay, next. What's the important thing to keep the relationship growing and romance alive? Okay, relationship growing. Siguro, help each other grow so you can help the relationship grow. Huh? That's help each other grow. For example, may mga bagay siyang hindi alam, turuan mo. May mga bagay kang hindi alam, paturo ka sa kanya. Yung strengths niya, maging strengths mo din. Kung saan siya mahina, dapat doon ka malakas. Dapat mag-complement with each other. To help the relationship grow, you should help each other grow. Romance alive, you know. You already know. Okay, how many kids do you want to have in the future? Yung totoo ako, dahil sobrang mahal kita, one lang. Aww. Kasi mahirap magbuntis eh, di ba? Yeah. Oo. Pag nababalitaan ko yung mga nagbubuntis na yung isip ko. Ako, yun lang. One lang, one lang. Papa, babae o lalaki, okay na ako. What do you value the most about our relationship? Value the most? Yung pinaka-pinagpapahalagahan ko? Yung pinagsamahan natin. Babalik tayo dun. Kasi yun yung pinangahawakan ko kung ba dito pa rin tayo dalawa. Diba? Kasi hindi yan laging nakakakilig everyday. Hindi yan lagi gustong-gusto mo yakapin yung jowa mo everyday. Hindi eh. Kasi may mga pagod days, may mga slow days, may bad trip ka lang na days. Pero kung babalikan mo yung mga pinagsamahan nyo, yung itiniisay ng partner mo, yung mga gabi na pinatawad ka niya, pinatawad mo siya, di ba? Kumbaga, nandun babalik yun, tapos happy ka na ulit. Huwag ka lang makalimot. Yes, sir! Tama? Yeah. Huwag lang dapat makalimot. Oo, correct. In fairness. Feeling mo, tapos na tayo. Ang bilis, di ba? Ganda ng mga tanong mo. Oo, okay naman. Hindi ka naman, pinawisa na, Hindi, yan ko yun eh. Okay, okay. So, mga kaya sir, gusto niyo ba itong design sa kwarto namin? Kaya nila ako nag-vlog dito. Bakit ganyan design? Kasi? Hindi ko alam eh. Ikaw nag-design. Kasi gold, diba? Gold-plated, oh. Sana yung mama na kami. Mga kaya sir, bigyan niyo nga kami ng suggestion sa camera na kung anong magandang gamitin. Yung mura lang, ah. Kailangan na ba rin namin bumili ng camera? Kasi phone lang gamit namin simula nag-start kami. Like, kuripot kami. Ganyan-ganyan lang kami ng phone. Lahat-lahat yan lang. Pero sa tingin nyo ba, kailangan na namin gumamit? Honest, opinion nyo. Na? Comment kayo kung may suggestion din kayo kung anong magandang camera. Camera, namura. Yep. Namura. Okay. Okay. So, bye mga kaya, sir. Maraming salamat sa inyo. Like and subscribe. Like and subscribe naman. Thank you.